Alam niyo bang malapit nang dumilim kasi alas 5 na. Wala pa akong mahanap na tulugan. Babalik na ako dun sa gilid ng lake. Titigil lang muna ako ng paglalakad. Maghahanap na muna ako ng matutulugan. Isipin ko muna kung saan ako matutulog. Binagyo ako, binagyo. Anak ng kulele talaga. So, yun na nga, no? Gaya ng plano ko, matutulog ako sa labas. Maghahanap ako ng matutulugan. O sa gilid ng lake, dun ako magpatutulog. Meron akong airbed at saka kumot. Ready na ako. Pagmamalasing ka naman talaga. Umulan ng pagkalakas-lakas, may bagyo. Unexpected, wala yan sa weather forecast. Tignan nyo. Mabuti na lang, no? Tumingin ako ng hotel, tumingin ako ng Airbnb, tumingin ako ng hostel, tumingin ako ng lahat ng options dahil kailangan kong mag-check-in ng sa mga hotel or kahit sa sahig na lang, fully book ang mga hotel. At mayroong mga hotel na nasa malayo pa. Ay, nako. Talaga naman. So, ano mangyayari? Nandito ako ngayon sa hotel eh. Yan, eh. Mabuti na lang yung reception ng hotel. Mabait. Kaming mga nasa labas, sabi niya, okay lang mag-stay rito. Hanggang tumigil lang yung ulan na yan. Pag tigil niyan, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. So, ano mangyayari? Dito na lang ako magpapalipas ng gabi sa labas. Hindi ko alam kung itong aking backpacking Italy na ito ay magkukontinue. Mukhang hindi pumapabor sa akin ang panahon. Dito ako sa corner natulog at hindi ako makatulog. Hindi ako sanay. You know, umaga na. Good morning everyone. Nakapagpalipas din ako ng gabi at mukhang maganda na ang panahon, hindi na kagaya kahapon. Pakita ko sa inyo kung saan ako natulog. Ito. Madilim. Dali. Ilawan ko. So, dyan ako natulog. Dyan yung bag ko. Ayan. Kapicturan ko na lang. Parang suko na ako. At marami akong lesson na natutunan dito sa trial backpacking ko na ito. At ikikwento ko na lang sa inyo mamaya pagdating ko sa hotel. Babalik na ako ng Milan kasi hindi kaya. May mga mali sa ginawa ko. Toothbrush muna ako. Kasi hindi ako nakapag-toothbrush kagabi. At mukhang tapos na ang unos, tapos na ang bagyo. Kahapon ay grabe, talagang napakalakas ng ulan. So yung aking lumipat ako dito kaninang alas 5 kasi hindi naman ako makatulog. At doon ako natulog sa corner na yon. Doon, meron doong papasok na gano'n na kaunti na hindi ka makikita ng mga dumadaan na tao kasi medyo ano siya, blind spot. Hindi ako nakatulog at yun, yung maraming iniisip.